CFO Today, ako pa rin po ang kapatid na May Ann de la Cruz ang inyong makakasama this wonderful Wednesday. Opo. Opo, ako pa rin po ang inyong host. Until Friday lang naman po ito. Ilang araw na po mga kapatid, kaya pagbigyan nyo na po ako. Anyways, ito na po ang mga kwentong hatid namin sa inyo today. Turn with more inspiring stories this afternoon sa pagbabalik ng CFO Today. Sa mutsaring mga aktibidad sa iglesia ni Kristo ay inilulunsad sa CFO Today. Sa CFO Today, unang matutong pagmasdan, kapisanan at mga samahan, mga kapatid sa buong mundo sa aktibidad ay ginagalingan. Punong-puno ng entertainment, siguradong kasayahan, napakaraming matututuhan ng mga tips sa iyong iba na lang. Sumakay na sa sports activity, matuto ng bagong recipe, bumuo na masayang kanta at mga iba't ibang art. Mga kaalamang pangkalusugan, mga diskarte at pamamaraan. Estudyante, empleyado ka man, lahat tayo. Sa dami ng mga online sellers ngayon, paano nga ba mag-stand out? Well, alamin natin ang kasagutan dyan mula sa guest natin mula sa distrito ng Cotabato North. How does she shine like a jewel in the midst of all the online sellers out there? Let's watch this. Hello
po mga kapatid, ako po si kapatid na Java Ratch Encarnacion Ambuat, kabilang sa kapisan ng Buklod. Meron po akong business na ukay-ukay, mga damit at bedsheets, at kasama na rin ang aking munting sari-sari store. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking paghahanda sa pagla-live selling. Lahat ng kagamitan po namin sa pagla-live selling ay inaayos po namin ng maigi bago pa magsimula. Naniniwala po kasi kami na mahalaga ang preparasyon. Kapag nakita nila ang kaayusan, makakahikayat ito ng maraming customers or buyers na nakatutok sa ating gagawin na live video selling. Bago po tayo magsimula sa ating pala-live selling, ay kailangang ihanda muna natin ang ating mga ibebenta. Katulad po itong ating mga mannequins, yung mga bed sheets, at ito yung pants. Kailangan natin itong isort, at higit sa lahat, huwag nating nakalimutan ang ating cellphone. Kahit abala din po kami sa pagiging isang guro, nababalanse at paglalaanan ko pa rin po ng oras ang pagiging online seller ko. Nakapagbibigay po kasi ito ng dagdag kita sa pang-araw-araw na pangangailangan ng aking pamilya. Bilang online seller, hindi natin maiiwasan na merong mga bogus buyers. Kung makakaharap tayo sa mga ganong mga sitwasyon, ang tanging kailangan natin gawin ay i-resell o i-relive yung mga items na yon para maibalik pa rin yung puhunan na ating nagamit doon sa mga items na binogus ng mga customers. Dahil mag-isa lamang po ako sa pag-online selling at wala pong empleyado, ang nakakatuwa ko po ang aking asawa dahil ako pag maraming order. Napakalaking pakinabang po para sa akin ang pag-online business. Hindi lamang po nadaragdagan po ang aking kita sa araw-araw, malaya ko din pong natutupad ang aking tungkulin sapagkat hawak ko po ang aking oras. Kung kaya ko pong magkaroon ng online business na ikinasisiya ko, kaya mo rin yan. Kaya, karirin mo na yan! Kahit ano pa ang piliin mong ibenta online, mahalaga talaga na magkaroon ng passion para sa iyong ginagawa. Mas maigi pa nga po kung may katuwang ka doon. At higit na maigi kung magagamit mo ang business at passion na iyon sa mga ating paglilingkod. Sana po ay minapulot po tayong inspiration today. Ako po ang kapatid ng Mian De La Cruz. See you next time! She sells seashells by the seashore. She sells seashells, shells. Mahirap naman ang tongue twister na yan. Anyway, hindi mahirap ang aming food story sa hapong ito dahil isang seashell dish ang ibabahagi sa atin ng mga kapatid mula sa distrito ng Masbate. Kung ano yan, tutok na dahil narito na ang This Is It! Kilala ang Masbate na mayaman sa lamang dagat. Katunayan, isa sa mga pangunahing lokal na produkto rito ay toyo, fish, crabs, prawns at iba pa. Kaya naman mga ka-CFO today, tampok namin sa inyo ang isang sea snail na popular dito sa Masbate. Binga ang tawag ng mga Masbatenyo sa melo-melo o baler shell. Isa ito sa mga sikat na shellfish dito sa probinsya na hindi lamang magagamit pang decorate ang shell, kundi yung laman naman ay maaaring iluto. Samahan po natin ang ating mga kapatid sa pagkuha ng binga sa dagat. Hintay nating maluto ang ating special dish. Ang kapatid na Jovelyn Balatukan ay isang inspirasyon sa distrito. Paano ba naman kasi? Bukod sa pagluluto, aba, aktibo rin siyang nakikipagkaisa sa iba't ibang aktibidad pang kasiglahan.
Ang sarap po nito. Malalasahan mo yung sariwang binga galing sa dagat kanina. I'm Sister Jovelyn Balatukan mula po dito sa Masbate. At sana nabusog po namin kayo at nakapagbahagi kami ng bagong kalaman. Dito lang sa This Is It! She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Ayan, perfect ko na. Grabe yung challenge ha. Hello sa writer namin ng Spiels. For sure, mapaperfect na rin ang recipe na yan or make alternatives kung hindi available ang seashells sa inyong lugar. At syempre, ipost nyo yan sa inyong social media accounts and don't forget to use our hashtag CFO today. Muli, ako po ang kapatid na Pearl. Hanggang sa muli, dito lang sa This Is It! She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Ng ating magagandang ngiti, nariyan ang ating mga dentista na nagmamalasakit upang mapangalagaan at maging healthy ang ating mga ngipin. Kaya naman samahan natin si Dr. Vijay sa kanyang daily routine bilang isang dentista at syempre, maging isang warang may tungkulin sa loob ng iglesia. Hello po mga kapatid, ako nga po pala si kapatid na Victoria Jamel Achu mula po sa lokal ng Paniki, distrito ng Paniki, Tarlac. Mula rin po sa kapisanan ng Kadiwa, ako po ay isang mga awit at presidente po ng CMDPS at isa rin pong DOH dentist. Tara po mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang buong linggo ko po na daily routine. Para po sa aking daily routine, nag-start po ako ng 6 o'clock po ng umaga. Siyempre, una po sa lahat, mananalangin, then magpre-prepare po hanggang sa makarating po ng 8 o'clock na nandun na po ako sa aking po mga destino. Sa Mondays po ay nagkakaroon kami ng recording and reporting po sa pinaka-branch po, main branch po namin sa Tarlac, sa DOH. Pagdating naman po ng Tuesdays and Thursdays ay nagbabarangay po kami na nagpo-fluoride po sa ating mga chikiting o sa ating mga bata. Then pagdating po ng mga Wednesdays and then Fridays, nagkakaroon po ng dental education sa ating mga pregnant or sa ating mga buntis. And then pagdating po sa hapon is nagkakaroon po tayo ng mga dental extraction or nagkakaroon po ng mga pagbubunot ng ngipin. Pagdating naman po ng Saturdays, ay nag-handle po ako ng mga special cases such as surgery po sa amin po private clinic. At pagdating naman po ng Linggo, ay inilalaan ko po ang oras ko po at araw na yon sa mga paglilingkod po sa Ama. Bilang isang mga awit naman po, ay binibigyan ko po ng oras at panahon ang po mga pag-ensayo sapagkat dito po isinasanay ang mga banal na awit na awitin po sa ating mga pagsamba. Bago po ako tumupad, ay hinahanda ko po ang aking banal na kasuotan, gayon din po ang mga kagamitan na gagamitin ko po sa aking po mga pagtupad, at gayon din po ay inihahanda ko po ang aking sarili sa mga pagsamba po sa ating Panginoong Diyos. Sa ganito po mga pagkakataon, ay akin pa rin pong tinitiyak na ako po ay makatutupad at makapaglilingkod po sa ating Ama, gaano man po kaabala ako sa aking pong hanap buhay. Bilang nangunguna naman po sa CMDPS, ay sinisikap po namin na magkaroon po ng mga online na mga seminars para po ma-update po ang ating mga kapatid ukol po sa kalaman na pangkalusugan. Gayun din po ay sinisikap po namin na magkaroon po ng mga face-to-face ng mga aktibidad tulad po ng blood donation. At gayun din po ay nagkakaroon po kami ng mga panunumpa upang sa gayon ay magkaroon po ng mga bagong manunungkulan po sa samahan ng CMDPS. Ang dati ko pong work ay mainly nakafocus po sa aming pong private clinic. Pero dahil po nagkaroon po ng iba't ibang mga pagsubok sa aming pong pamilya, ay sinikap po namin na magkaroon po ng karagdagang trabaho para sa ganon ay maging tulong po ito sa aming pong pamilya. Habang naghahanap po ako ng karagdagang trabaho, ay nagkaroon din po ako ng mga setbacks. Ngunit hindi ko po alam na ito palang mga failures po na ito ay magiging daan po patungo doon sa ipinlana sa akin ng Ama na mas maganda.
Ngunit sa kabila po ng mga suliranin at mga problema po na dinanas ng aming pong sambahayan, ay masada po pong magpakasigla ang bawat isa sa amin sa mga paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. At masalo po namin inilagak ang aming pong mga pagtitiwala sa Kanya pong banalang magagawa. Ukol naman po sa mga pagtupad at pagtatrabaho ay dapat magkaroon po tayo ng time management po at magkaroon din tayo ng check and balance. Gayun din po ay magkaroon tayo ng set of priorities, which is ang una sa lahat ay mga paglilingkod sa Ama. Bagamat busy ang schedule ni Doc DJ, ay kanyang tinatunayan na kailanman ay hindi naging hadlang ang pagtupad ng kanyang tungkulin. Sana kayo ay naging inspired today sa journey ni Doc DJ. Ako po si kapatid na LJ Lurin at abangan ng susunod pang istorya dito lang sa CFO Today. Break! This is again your quick entertainment break here on CFO Today. This is The Break for Entertainment. You're still watching CFO Today, kaya naman mga kabreakada, huwag na po maglilipat ng channel dahil makikilala na natin kung sino ang ating live performer today. Panoorin po natin ito. Ako po si kapatid na Megan Chichel J. Oro, kabilang po sa kapisan ng Binhi dito po sa lokal ng Coronadal City, distrito ng Coronadal City, South Cotabato. Ako po ay isang mga awit at kalihim po sa aming lokal. Bata pa lamang po ako ay mahilig na po akong kumanta. Kung kaya't pag may aktibidad po na isinasagawa ang aming lokal at distrito, ako po ay sumasali. Mula po sa distrito ng Coronadal City, South Cotabato, narito po si kapatid na Megan Trishel Yoro. Munti ko na maging kapangalan, ha? Trishel. Megan Trishel Yoro, para kantayin po sa atin ang INC original music na Bukang Liwayway. Today is your day, Sister Megan. Sapit ng gabi, ako'y laging tumitingala upang aking pagmasdan ng ganda ng buwan at ng mga pala. Di ibabalit ang tingin sa nakabalot na dilim, hihintayin ang pagsilip ng umaga paparating. Ako'y naniniwala, ang kalungkutan ay di matatagal at mayroong hangganan. Sa bitnang masilayan, pagsikat ng araw, nang malimutan ang mga gabing mapalaw, masa na kadiliman, napapaalam sabay ng paglisan ng karong bayan. Paligid ay unti-unti nagkakaroon ng kulay sa salubungin na magpupukaliwayway. Wow. Hindi na kita tatawagin ng Trishel, ha? Baka malito ako. Muntik na kita maging kapangalan, magkatunog kasi. Ate Megan Trishel meets host Trishel. Okay, biro lang. Ayan, Ate Megan. Dahil napaka-cute mo, tama ba? Ikaw ay kabilang sa kapisan ng Binhi.
Opo, ako po ay kasama sa kapisanang binhi po. Ayun. Gusto lang namin tanungin Ate Megan, ano, bakit ba itong INC Original Music na ito ang napili mong kantahin sa amin ng live dito sa CFO today? Kasi actually bago lang ito sa panrinig ko. Ewan ko lang sa mga ibang viewers natin. Bago lang sa panrinig ko itong INC Original Music. Ito, ano rin ba ang magandang message ng song na to? Kaya mo to napili. Magandang message po to kasi parang ito po yung nagiging inspirasyon ko po para ako po ay tumupad ng aking tungkulin. Gaya po ng nakasulat po sa kanta na ako'y naniniwala po na ang kalungkutan ay hindi magtatagal at mayroon po din itong hangganan po. Aww! Basta may panyo ko. Yes, napakaganda nga ng ano ng message ng song na yan. Mukhang meron na naman ako madadagdag sa aking mga favorite na INC Original Music. Oh, yes. Aside from that INC Original Music, Ate Megan, ano pa ba yung mga favorite mong pakinggan, kantahin ng mga INC Original Music natin? Isa po dito ay ayang Guide My Heart po at marami pa pong iba. Oh, Guide My Heart, maganda yan. Maganda rin yung song na yan. Ate Megan, thank you so much for being with us po dito sa Breaktertainment. Siyempre, bago ka magpaalam, I will give you chance na makabati sa lahat ng mga gusto mo pong batiin. Go ahead! Unang-una po sa lahat, gusto ko pong batiin ang tagapangasiwa po dito po sa aming distrito, ang kapatid po na Apolinario Shakor, ang pangalawang tagapangasiwa po sa aming distrito, ang kapatid po na Julio de la Cruz, at ang katuwang po sa kapisanang pansabahayan, ang kapatid po na Adolf Galapon, at higit sa lahat po, ang aking pamilya po. Hello po! Thank you so much po ha, maging sa mga nakasama niyo dyan sa distrito po ng Coronadal City South, Cotabato. Maraming salamat, lagi po kayong mag-iingat! And bago po ako magpaalam, quick shoutout lang po sa ating mga viewers po from CBINEU CMT and CBINEU COA. Hello po sa inyo mga kapatid. Ayan. And binabati ko rin po ang lahat ng mga Kadiwa District Officers and multimedia members mula po rito sa distrito ng Kabanatuan City, Nueva Ecija. Of course, sa amin din pong tagapangasiwa ng distrito, hello po, kapatid na Ramir Pabalate Sr. at sa kanya pong may bahay, ang kapatid na Nyaya Pabalate. Oh, mga kapatid at mga kabrikada namin na lagi nakatutok dito sa CMO Today, English-Englishan muna tayo bukas dahil it's CMO Today International. We will see you again on Friday po. Good morning class! Meron nga pala kayong bagong kaklase na magpapakilala mula sa ibang probinsya, nag-transfer sa school natin. Sana ay pakitunguhan nyo siya ng maayos at kaibiganin nyo siya. Yan. Yung classmate nating Dine and the one Benji was flirting with. Oh, yes. Lapitan natin. Oh my god, look at that. Look at all of that. Anyways, gawin niya na lang coffee painting. Improvise. Bye! Magpakatatag ka aking anak at laging magpakita ng kabutihan sa kanila. Kahit na hindi sila naging mabuti sa iyo, aalalahanin ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan dahil sa kabutihan.
His power of witness in the moments of need. The persecutions and trials come, I can endure, I can care with God. Diba nga po, kindness is a universal language, o diba yan ang isa sa takeaway ko from last week episode. Wala itong pinipili, kahit sino o ano ka pa man, maaari kang gumawa ng mabuti sa kapwa. At higit po sa lahat, libre lamang po ito, libre na may sukli ka pa. Sukling kabutihan mula rin sa iba. Hindi maiiwasan na may maranasan o mabasa tayong hindi maganda. Lalo na ngayon, social media is everywhere. Ipanalangin na lamang natin ito sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay patatagin at gaya ng inyong napanood, maliwanagan din ng ating kapwa. Thank you CFO Vision Entry from Zamboanga del Norte for this story. Ikaw ka CFO today, anong kindness ang na-share mo sa kapwa mo ngayong Miyerkules? Kahit gaano pa po kasimple yan, share nyo lang po sa amin yan using the hashtag #KindnessToday. See you again tomorrow on our international episode. Ako po ang kapatid ng Mian de la Cruz. Let's be inspired by Christian living dito lang sa CFO Today.